So yung what's up mga kabuhaybar ko, welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kabuhaybar ko, this time ay ating alamin kung ano-ano nga ba yung trabaho ng isang key planner sa barko. Well, kadalasan kasi mga kabuhaybar ko, lalong-lalo na doon sa mga estudyante pa lamang. So itong idea na to mga kabuhaybar ko ay para lamang sa mga pagawag sa sampahilit ng barko at para lamang sa mga nangangarap maging isang key planner sa barko. So kahit pa paano mga kabuhaybar ko is magkakaroon kayo ng idea sa video na to kung ano-ano nga ba yung nagiging trabaho ng isang chief engineer kapag sila ay isang chief engineer na at kapag sila ay nakatunan ng isang chief engineer sa barko. So kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa niya. So bago ko umpisa ng video na to mga kabuhaybar ko, ay nais kong magpasalamat sa lahat ng ating subscriber. Walang katapusang pasasalamat mga kabuhaybar ko ang pinararating ko sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber. Sana ipatuloy niyo akong suportahan mga kabuhaybar ko hanggang sa paglago ng aking YouTube channel. Bago ko umpisa ng video na to mga kabuhaybar ko, intro muna tayo. Bawat barko ay may opisyal na kinakailangan na hindi pwede mawala sa isang barko. At ito ang isang chief engineer. Ang isang maging chief engineer sa barko ay hindi biro ang responsibilidad sa loob ng makina ng barko. Ano-ano nga ba ang trabaho ng isang chief engineer? Ang chief engineer sa barko ay may kakayahang gumawa ng isang policy sa loob ng engine room. Dahil ang chief engineer siya yung head department sa engine room, sa madaling sabi mga kabuhay barko, ay siya yung pinakamataas na rank sa loob ng makina ng barko. Ang pagiging chief engineer sa barko ay isang posisyon na sobrang hirap bago mo marating ang posisyon na to. Dahil marami ka pagdadaanan mula sa pagiging engine cadet to second engineer bago ka makakto na chief engineer. Ang isa sa trabaho ng isang chief engineer sa barko ay ang gumawa ng mga reporting about sa trabaho, pwede kaya naman ay sa problema sa loob ng makina ng barko. Siya ang may kakayahang gumawa ng bagay na to na mag-report araw-araw sa owner ng barko, pwede kaya naman ay sa isang shipping company. Ang pangalawa sa trabaho ng chief engineer ay siya rin ang may hawak ng mga remaining balance ng fuel oil, diesel oil, pwede kaya naman ay mga langis na kinakain ng main engine at generator. Araw-araw ay nagre-report ang isang chief engineer sa office tuwing 12 noon or ito yung tinatawag na noon report na kung saan sa loob ng 24 oras ay kailangan niya i-report sa opisina kung ilang cubic meter ang naging konsumo ng main engine, generator at boiler sa loob ng 24 oras. Sa buong kontrata ng isang chief engineer ay ganito lamang ang rotation ng kanyang ginagawa sa loob ng barko. Ang pangatlo sa trabaho ng isang chief engineer ay siya rin ang gumagawa ng oil record book na kung saan lahat ng mga klase ng tangke like sludge tank, waste oil tank, bilge tank at iba pang uri ng mga tangke ay kinakailangan niya i-record ito upang sa ganun ay mamonitor niya ang bawat tangke kung ilan na ba ang mga laman ng mga ito. Dahil napaka-importante ng oil record box sa barko. Kasi minsan mga kabuhay barko, kapag ang isang sludge tank ay madami na laman, ay kinakailangan na ito i-dispose sa mga perto na available na tumatanggap ng mga sludge oil. Dahil may mga country kasi mga kabuhay barko na hindi tumatanggap ng mga langis na galing sa isang barko. Pwede kaya naman ay mahal ang bayad para makapag-dispose ng mga sludge oil. So ang isang chief engineer na ang bahalang makipag-communicate sa taga-barge na pipick up ng langis or ng sludge oil at bago niya ito gawin ang mag-dispose ay magmimisahe muna siya sa office upang ipa-approve ang kanyang request for sludge oil disposal. So ang pang-apat na trabaho ng isang chief engineer ay siya rin ang may kakayahang mag-request ng mga fuel oil, diesel oil at lube oil na kung saan kapag ang isang barko ay kinakailangan na ng supply ng fuel, diesel at langis ay si chief engineer na ang bahalang mag-request ng mga ito. Halimbawa ang nagkasundo na ang office at si chief engineer ay maghihintay na lamang ang mga taga-barko kung saan nila marireceive ang mga ito.
kung saan export ba o di kaya naman ay sa schedule ng isang barko. At syempre mga kabuhay barko, sa location na rin ng barko. Kung ating titingnan mga kabuhay barko, parang ang dali-dali lang ng trabaho ng isang shipping leader. Pero hindi natin alam ng or hindi alam ng karamihan ay sobrang nakaka-stress din talaga ang posisyon ng shipping leader. Dahil andyan ang pressure habang ang isang shipping engineer ay nakikipag-communicate sa office ay katakot na explain why bago magkasundo sa mga ginagawang request ng isang shipping engineer. So proceed naman tayo mga kabuhay barko sa panlimang trabaho ng isang shipping engineer. Ang maghawak ng mga tao or crew sa barko ay hindi biro kasi siyempre mga kabuhay barko, bawat tao ay may kanya-kanyang pag-uugali pagdating sa barko. Dahil minsan may mga crew talaga na pasaway na hindi sumusunod sa mga mas mataas sa kanila o di kaya naman hindi rumirespeto. Kapag may mga ganitong tao sa barko ay si chief engineer na ang bahala sa mga ito. Dahil kung kinakailangan at sobrang pasaway na talaga sa barko, ang gagawin na ni chief engineer at kapitan ay pauwiin na lamang nila ito and yung office naman ay siya na ang bahalang humanap ng kapalit na mga ito. Sa pang-anim naman na mga kabuhay barko na trabaho ng isang chief engineer ay siya ang overall command sa loob ng engine room. Meaning to say, mga kabuhay barko, ay siya ang nagpapatupad sa kung saan at kung ano dapat ang gawin about sa trabaho. Pero andyan naman si second engineer para magutos sa mas mababang rank pa sa kanya. Pero kadalasan kasi mga kabuhay barko, lalong-lalo na kapag mga major job, si chief engineer pa rin talaga ang nagdedesisyon ng mga ito. So, kumbaga, or sa madalit sabi, mga kabuhay barko, siya pa rin ang dapat masunod sa lahat ng mga activities sa loob ng engine room. So, that's it mga kabuhay barko for today's video. Sana'y nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang chief engineer sa barko. So, kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na to para sa mga baguhang sasampa ng barko at sa mga nangangarap maging isang chief engineer sa barko. So, hanggang sa muli mga kabuhay barko.